pinaklas ng propeller. Sira po yung support ng propeller. Ito po. Ito siya. Ito po siya. Yan po. Sira po yan. Sira o. Oh. Sira po yung rubber niya. Yung support niya. Yan po yung propeller. Ayaw. 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 Mga kaji, ito po yung transmission niya. Yan po. Ito po yung pinakalikod ng transmission. Ito po. Ito po yung differential niya sa likod, mga kaji. Ah, habi bitan sa tao siya. Ayan, modern namin. Yan. Ito po yung makina, 6-cylinder. Caprice po ito, 2008 model. Yan, ito po yung pang-ilalim niya. Mga ka-GE. Yan po. Yan. Nakita ko po kasi yung problema na to dahil po sa nung nirodtis ko po, bago po siya umangat ng 40, bago po siya mag change gear, gugugugugug, gumaganon po ang gitna niya dito. Yun po, nalaman ko na po kaagad yung propeller niya po na ano, na yung support ng propeller, sira po ito. Kaya, yun. I-decide po yung may-ari na palitan na po yan kasi hindi na po talaga pwede. Yun, kita niya po. Sira na po talaga yung rubber niya. Kaya, binaklas ko na po. Ayan. Ito po. Yan po, medyo may kahirapan po yan kasi mahaba po yung propeller na yan. Yan po, Caprice 2008 model, 6-cylinder, 4L60 po ang transmission. Yan po. Dito rin po yan pinagawa sa amin yung transmission yan. Mga ka-GE. In-overhaul po yan ni Auto Diagnose PH yung transmission. Kaso bumigay naman po yung support nung propeller na yan. Yan mga kaji, nakita niyo pang ilalim ng sakyan na to na Caprice 2008 model. Ito po siya, Chevrolet. Ano ba yan, Chevrolet? Caprice. Caprice. Yan, yan po siya. Caprice. Yan. Kulay itim. Yan po yung kabuuan ng sasakyan niya po. Yan. Mataas po sa lifter. Yan. Break po tayo dito sa baba. Ayan po mga ka-GE. Balikan ko na lang po kayo pagka natapos na po yan, pag naikabit ko na po. Ito na mga ka-GE, kinakabit ko na yung propeller. Ito. Ito na po siya. Nakabit ko na po siya. Ayan. Nakabit ko na po yan siya. Ayan. Pakita ko na lang po sa inyo yan. Kaya pag naikabit ko na yan, mga ka-GE.
Ay, mga G, nakabit na yung mga ka-G. Ayan na siya. Ayan. Higpitan ko na lang po yan, mga ka-G. Sige. So, balikan ko kayo, mga ka-G. Pag nahigpitan ko na yan siya. Ay, mga ka-G, nahigpitan na lahat. Kakabit ko na lahat yung cover nito. Tapos na. Para makuha na po ng customer yan. Yan, papakita ko sa inyo yung pagkabit ko ng lahat yan para makita nyo kung paano yung pangilalim ng caprice. Tapos na ikabit lahat. Ngayon, i-roadpiece na yan para makuha ng customer. Ano?
Yun nga po, di ba natapos ko na ikabit lahat ng cover niya. Yan. Ang cover niya po. Kailangan hindi po sumasaya dito. Yan. Hindi po sumasaya dito sa propeller. Para hindi po mag-ingay pag nag-vibrate siya. Yan. Kaya may pang-discarte dyan, hindi mo na kailangan po tanggalin po yung exhaust na yan. Kasi yung iba tinatanggal ko nila eh. Cover lang naman ito. Natutupi niya naman to eh. Yung cover na yan. Ito pong cover na to. Natutupi ko yan. Jeans lang naman yan. Tapos 15. Ito po yung 15 na tornilyo. Dali lang po yung ano yan. Pero yung pagtanggal po ng ito yung mga tornilyo niya. 19 tsaka 18 po ang ano niyan. Ang sukat po ng socket tsaka yabing gagamitin niya. Mga ka-GE. Maraming salamat po mga ka-GE. Like and share nyo na po and subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Yan po, maraming salamat. Bye-bye.